of the city of Manila. Now, how great is that? Now, to start our program, why don't we hear more about this project from the Executive Assistant to the Mayor for Special Projects, Architect Joy Dawis Asuncio. Let's give her a round of applause, please. Good afternoon, ladies and gentlemen, President Ernest, and his members of Globe GCash. Let me introduce to you our mayor. His vibrant transformation story has captivated the imagination of many people in the country, business leaders, and foreign diplomats. U.S. Ambassador Sung King described him as the total rockstar. So hindi na po ako magpapalabok. I'd like to introduce to you our beloved mayor, dynamic, maverick, nonconformist, and a true outlier, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Sa inyo pong lahat na nandito, ang ating pong partner na si Vice Mayor Ani Launa, kauna-unang recently in our history, we've been doing some historic situation sa Manila. Si Ani Launa is the first majority floor leader na babae sa Museo ng Maynila. And I was the Vice Mayor then. Then si Ani Launa is the first na babae na Vice Mayor sa kasaysayan ng Lusod ng Maynila. Kaya ito pong mga nanggagalap sa Lusod ng Maynila ay makasaysayan. At makasaysayan din, kaya tayo nandito lahat ngayon. Sa ating pong DepEd, Division of City School, sa UDM, sa PLM. Ito, makasaysayan din sapagkat unti-unti nang ina-absorb, ina-adapt ng bagong gobyerno ng Maynila ang makabagong teknolohiya. Ito'y pagpapatunay lamang na there is also what we call the effect in terms of efficiency of delivery of services using technology. Today, we're going to witness an enterprise who help us achieve our goal, our dreams and aspiration, particularly with the scholars and bike. Congratulations to PLM. You know why? I saw the news yesterday and I'm excited to meet the student, one of our students, that in the architectural examination, ang PLM ang nag-top. Number one. I think it's a first. Number one, yung ginanap yung August examination. Number one sa buong Pilipinas, ang PLM doon sa examination. At hindi na rin nakakagulat, dala ng pagpupursige nung nakita po ninyo si Taz. Si Gatuno Antonio Villegas, yung kanyang naisip na ipinatupad, na pinangarap ni Mayor Lacson. Just for the record, it was Mayor Lacson who came up with an idea, but unfortunately, Mayor Lacson passed away, and Mayor Villegas, Vice Mayor Villegas then, fulfilled the dreams and aspiration of Mayor Lacson, and one of those is Pamantasang Lusod ng Maynila. And yet, that was 50 years ago. More or less. And we keep and continue to produce top-notch students. In fact, in the field of medical school, architecture, engineering,
Naalala ko ang Globe nung araw, nung pusyal ako, binabati ng Globe. Lagi yung mga magagaling naming bagong ininyero sa dyaryo at binibigyan ng pagkilala. So, ngayong araw na ito, kayong mga bisita namin na dumakong ito sa makasaysayang bulwagan ng bayan, where the history of the country and the history of the city is depicted in the wall, in the four corners of this wall, no? At nawa ang Diyos, mabalik na yung original niya. Malapit na. Tarpulin lang mo yan. Fake yan. But it's almost the same with regard to the picture of paintings or drawings depicted in the walls. So, ngayon, ay makasaysayan din. Sapagkat sa tagal na ng PLM, at maraming salamat din kay Mayor Alfredo Lee sa pagbuo ng Universidad de Manila. At kung panahon niya, ang tawag dyan ay City College of Manila. I would like to remind each and everyone of those people living and gone who made parang dent in a better perspective, no? In our history. Kaya bagay lamang na ibigay namin ang papuri sa kanila. Ngayon sa maliit namin kaparaanan, kasakasal po yung administrasyon, may mga naisip kami mga bagay na sa tingin namin ay makadadagdag sa mga layunin ni Villegas, sa mga layunin ni Lacson, sa mga layunin ni Alfredo Lee, and so on and so forth. Kaya kami ni Hani Lacuna, when we were discussing social amelioration program to address the basic needs of our people and to come up with a program that will address basic problem. Ang gusto namin, ang pamahalaan ay katabi ng kanyang mamamayan. Ayaw ko pamahalaan nasa likod ng mamamayan. Itinudulak ang kanyang mamamayan. Ayaw ko rin nasa harapan ang pamahalaan na tinihila ang kanyang mamamayan. Gusto ko, habang tinutupad ng pamahalaan ang kanyang obligasyon at tungkulin, ay ginagampanan din ng bawat individual sa lungsod ng Manila ang kanyang tungkulin sa kanyang sarili. Magkasabay silang maglalakbay habang tinutupad niya ang pangarap niya sa kanyang sarili para sa kanyang kinabukasan, pagsasayos ng kanyang buhay, kalinsabay niya at kaagapay niya ang pamahalaan. Ngayong araw nito, ito ay umpisa pa lamang ng mga bagay na maaari namin maiduktong, maipanduktong, maipandagdag sa katatayuan ng mga mahihirap naming mag-aaral sa lungsod ng Maynila. Kaya po, maraming salamat sa ating pong Pangulo ng Globe. Palakpakan po natin si Mr. Ernest. Sa executive management ng Globe, maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng bumubuo ng Globe, GCash, maraming salamat sa inyo. Sana mabigyan nyo rin ako ng t-shirt nyo. Globe, love, Manila. Medium! Medium! So anyway, this is a simple but memorable ceremony because today is the start of a new beginning in our own little way. And I hope that those students who will benefit from these programs, no, pagbutihan niyo ang pag-aaral ninyo, ha? Kami, maaari makapagbigay kami ng libreng edukasyon. O ngayon, dahil sa GCash, makadadagdag kami ng pagiging epesyente sa delivery ng assistance na pinrovide ng city government. Pero, pagkatatandaan niyo mga mag-aaral, hindi ako sasagot sa recitation.
hindi ako gagawa ng asignatura ninyo. Hindi rin ako yung papasok ng maaga. Kahit may konting ulan, aagahan ko na. May pasok o wala. Natawa ka, nakarelate ka. I wish you all the best. Don't look for whys. There's so many whys in this world. Don't think like a 4-year-old children who keeps on asking his parent, why? 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 It will never be never-ending whys in this world. You should at least be honest to yourself. Accept things and be grateful of what you have. Because kung anuman na meron kayo ngayon, siya namang maaari. Sa kabilang dako ng lipunan, may mga kasintidaro ninyo na napagkaitan ng pagkakataon. Kaya bagay sa mga bata ng UDM, ELM, bagay na pahalagahan ninyo ang ipinagkakaloob sa inyo ng pamahalaang lungsod at ng Estado. At maging masayahing santay sa buhay. Huwag nyo nang hanapin ang mga hugot sa buhay. Huwag mong pakialaman na syota na may syota. Huwag mo naman yung boyfriend. Buhay ng iba. Ang intindi mo, nakakarali ka rin na. Tama, no? Ang intindihin mo ay ano ang magagawa ko para mapagtagumpayan ko mga hamon sa buhay. Ano naman ang kakayanan ng gobyerno upang makatulong ko sa paglalakbay ko. Because at the end of the day, let me share this to you. Although kasi solong anak ako eh. But it goes to everybody as a matter of general rule, no? Alam mo, maswerte kayo pag may magulang pa kayo. Bakit? Tutulungan kayo ng magulang ninyo. Pero sa gusto ninyo, magpapantay ang mga kanya. So darating ang araw, wala na sila sa mundong iba. Maswerte kayo kung may kapatid kayo. Tutulungan din kayo ng kapatid ninyo. Pero sa gusto ninyo, may hinto ang lahat ninyo. Bakit? May sarili rin silang responsibilidad sa kanilang buhay. Sino pa tutulong sa'yo? Kaibigan mo. Yes, it's true. 1, 2, 3 times. Ako nga, pag pumasang ko pa eh, ayayin na nga kitang lumipat sa bahay ko eh. So, pagtiklop ng araw, pagigam mo, iyan wala ka kasama. Ikaw lang. So, ikaw lang ang tutulong sa sarili mo. I hope itama nyo na yung inyong mindset. You have to help yourself. And in our own little way, inabala namin ng Globe, inabala namin si Mr. Ernest ko, inabala ng pamahalaang lungsod for the simple reason, baka naman makadagdag sila sa amin sa pagpapalaganap ng ganitong programa. Kalayan ninyo, alam nyo ba mga kababayan, katulad ng nangyari kahapon, ha? Ngayong araw na ito, laway-laway lang ito. Uksyon, tiway ulit to. Walang toskas to. Tira ballpen lang. Pagnyagak mamaya. Wala nang toskas. Pero yung efficiency of service because of adapting the technologies being provided by GCash ay malaking bagay sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Kaya, pakingatan ninyo ang pagkakataon mga taga-UDM, mga taga-PLM. At simula pa lang yan. Ngayon maging 2,000. Pero totohanin ko muna. Mga grade 12, pili nyo, wala kayo sa plano namin. We have to be honest with you, ha? Wala kayo sa plano namin. Ang plano lang na natagan namin, PLM, saka UDM, bigyan ng allowance. Pero naisip namin, kaya pa naman niya kapin. Mabait ang Division of City Schools sa school board. Every year ninyo, pati grade 12, mayroon na rin kayong allowance in preparation for your tertiary education.
much gas. Tumain na po sa akin lit-lit eh. But anyway, so muli, again and again, to Globe GCash family, headed by Mr. Ernest Ku, on behalf of people of Manila, Honey and I would like to thank you personally for helping the city of Manila, the capital of the country. At kayo na mga taga-lungsod ng Manila, nangarap dito, sana tulungan nyo kami, makiisa kayo, sumama na kayo sa mga itinutulak namin. Maaari, minsan hindi nakapagbibigay ng komportable sa inyo sapagkat nakasanayan nyo na ang isang bagay. Pero gusto ko ipaalala sa inyo, hindi ko mo nakasanayan ninyo, tama na. Minsan nga, nawalan lang kayo ng pag-asa. You lost hope. Kaya yung normal na naging abnormal ay naging normal na. Kaya ngayon, binabalik lang natin sa normal kung ano ang tama at makatwira. Sa inyong pangunawa ay isang paraan na rin ng pagkikisa sa layunin ng bagong pamahalaang lusod ng Maynila. Sa inyong pagkukusa, pagsunod, ay nakatutulong na rin kayo sa mga layunin itinataguyod namin para sa kapakanan ng nakararami at kung kaya ay pangkalata. Kaya pagbayaran na natin ng kaunting sakripisyo sa panahon natin para yung mga salingay natin in the near future will benefit from what we are doing today. As like the saying goes, kung ano ang itinanim mo, siyang aanihin mo. Kaya magtanim na tayo ng magtanim ngayon ng may aning mabuti ang ating mga anak pagdating ng araw. At muli, makilala ang lungsod ng Manila na tunay na kapitone ng bansa. Paris of the East. Vibrant Manila. Dahil kayo mga taga-Manila na nandito ngayon na ating bisita, gusto ko lang ipaalala sa inyo. Walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo kapwa batang Maynila. Magandang araw sa pangayawa kayo po. Manila! God first! Maraming salamat, Mayor Isko Moreno.